guys, magandarang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ay nagbabalik at nagmamaganda ninyong collegiate recaps upang maghatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ. Mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakakasubscribe dito sa akin channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-updated at ang nakasa nilalabas nating balita. Anyway, matapos nga po ang sunod-sunod na ginagawa pong pangbabatikos dito sa Itbulaga, mukhang ang target naman po nila ngayon ay si Kuya Jose. Grabe naman, no? Parang gustong-gusto po nila na isa-isahin ang mga Darricats. So, tungkol kay Joey, kay Boss Joey, kay Atasha Mulak, na kung saan ay wala daw pagbabago sa kanyang hosting skills. Then, mayroon pong pinapatanggal na si Miles, si Raisa, si Karen, and si Atasha. Ngayon naman, ay si Kuya Jose, or mga negative comments naman about Kuya Jose ang ating nakikita sa social media. So, bakit ganon? Bakit parang masyado po nilang pinupunteriya ngayon ang Itbulaga? Parang paborito po nila na silipin ang Itbulaga. Grabe ha, baka pati mamaya kay Maine Mendoza meron tayong makita ha. Sobra-sobra na yan. Si Miles nitong nakaraan, nag-trending rin sa social media dahil nga po sa kanya naging birthday. Tapos feeling naman nito mga feeling perfect na tao ay binastos daw ni JDL si Miles sa mismong birthday nito dahil sa pagsabi ng pataba. Pagpati po sa Singing Queens, may narinig na tayo mga kadarikads ay iba. Trending at talagang relevant ang Itbulaga. Pati po ang Singing Queens ay sikat na. Pagpati po sila ay dinamay na po ng mga bashers. Wala na po kasi siguro silang maungkat bukod po sa ratings. Ratings na lang po kanilang ipinanlalaban sa atin. Na kung tutuusin, hindi po natin ramdam na ganito pala kataas yung ratings ng Showtime kumpara dito sa Itbulaga dahil sa sobra ba naman ang dami po ng advertisers, sponsors, and commercials ng EB. Kanina nga nauumay na po yung mga viewers sa sobrang dami po ng commercials. Meron po ako nabasa na kung saan grabe ang tagal daw ng commercials ng Itbulaga. Pero we are happy of course na ganon na ka-overload po ang commercials ng EB despite of sa mga ratings po na lumalabas sa social media. Pero kung totoosin naman guys, hindi naman po mataas talaga ang lamang po ng Showtime. Kasi kung GMA lang po ang ating titingnan dito, ay 5.6 lang po ang ratings. So diba napakalayo po niyan sa dati pong ratings ng Itbulaga sa GMA 7. 5.6 lang. Since ito lang naman po yung talagang ipinanlalaban po ng Showtime, ang GMA Network, pinanlalaban po nila sa Itbulaga dahil sa widest reach po na sakop nga nitong GMA Network, 5.6 lang po kadawikads. So, meaning, hindi po nalalayo sa ratings po na nakukuha ng Showtime gamit po ang tatlong network na GTV, A2Z, and Kapamilya Channel. Kumbaga, parang yun lang din po equivalent ng GMA Network. Napakaswerte lang talaga ng Showtime dahil ang dami po nilang kinagamit na channel para maabot po sila at mapanood ng kanilang mga taga-suporta. Plus, sana pwersa pa ng Kapuso viewers. Pero wag po tayo mag-alala kasi alam naman po natin ang kung ano po ang kapasidad ng TV5. And of course, sa mga advertisers, for sure, ay alam din po ito. Kaya nga, naniniwala po ako sa tiwala ng advertisers sa TVJ dahil they know na kapag nakaabot po sa mga solid supporters ng Itbulaga, ang mga sponsors ng EB, they know na ito po yung magiging mabenta dahil talagang may market po sa supporters ng Itbulaga. Samantala, dahil birthday nga po nitong nakaraan, ni Ma'am Helen Gamboa Soto, narito po ang naging mensahe ng kanyang anak na si Chian Soto. So, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo. A blessed happy birthday, tulad ang lagi kong sinasabi noong bata pa ako, to the most bestest, most beautiful queen of Philippine cinema.
most beautiful dancing queen in the whole wild world. My mom, Helen Gamboa Soto, I love you so much po. Ma, may God always bless you with good health, long life, and may He always make His face shine upon you as you continue to shine for His glory. From your one and only son of Agan, Heleno G. So ayan, isang napakatamis na mensahe po mula sa isang anak para sa kanyang ina. Anyway, Miss Helen Gamboa Soto, belated happy birthday from your Eat Belega family and TVJ fans. Ngayon naman, dumako po tayo mga kadawi kads tungkol po dito sa sinasabi ng ilan patungkol po kay Kuya Jose Manalo na kung saan parang nagiging off na nga raw po ang mga linya, ang mga chokes, mga tanungan nitong si Jose Manalo. So bakit kaya po nila iyon nasabi mga cadaver guides? Ano kaya po ang problema nila sa paraan po ng pag-i-interview nitong si Jose Manalo sa Sugod Bahay Winner? So meron po tayo dito ilang komento na nakalap na kung saan ang sabi, Eat Belega, TVJ, baka gusto niyo pong pagpahingahin muna si Jose. Mayor pa bansag sa sarili pero ang mga tanungan sa winner napaka-insensitive. Tulad sa mga single parent, nakakaumay. So I think tungkol po ito sa tinatanong bakit naging single. Kasi nung nakaraang taon ko pa nga ata ito nabasa na kung saan wag daw i-normalize yung para bang isang napakalaking abnormal na maging single parent ng isang tao. Para tanungin pa kung bakit single. Kaya nga po sila naging host, para nga po sila mag-interview, para malaman po nila ang lalim po ng kwento ng isa pong winners nila. Diba? And I don't think naman na napaka-insensitive po noon. Pero bukod siya, nung nakaraang taon pa nga po ata ito, or baka mga January, basta mga ganun pong tagal na. Kadabikan. Sabi pa dito, si Jose Manalo parang walang kinatandaan sa pag-host. Parang walang natutunan. Grabe sa patagal, sa pasama bumanat ng jokes. Nagagaya na kay Tandang Joey. So, nako pati naman si Boss Joey nasingit pa dito. Pero wala naman po kayong inilatag na reasons paano nyo nasabi na wala pong natutunan sa pag-host. Sana enumerate nyo rin po isa-isa ang mga tinutukoy ninyo para sabihin na wala pong natutunan. Medyo off na jokes ni Jose Manalo, lalo na sa mga asawa at saka mga lalaki. Hashtag Eat Belega. Ano kaya problema ng mga taong to, no? Bakit kaya si Kuya Jose naman ngayon ang tila target para po batikusin? Anyway, kung ito po ang kanilang opinion, siguro naman hindi sila lahat bashers, no? Baka po mga concern lang din yung iba like this para magbigay ng awareness kay Jose na hindi na maganda yung kanyang mga way of interview, anong kanyang jokes binibitawan. Ako wala namang problema kung talagang concern, kung talagang legit na supporter ng Eat Belega. Pero kung nakikisaw-saw lang naman, kadawi kads, aba teka, parang wala ka ng karapatan para magsabi niyan kasi di ka naman nakasubaybay sa Eat Belega. So sa mga concerned, mga nakasubaybay talaga tapos merong na po na, parang okay pa. Pero yun nga, kung basher ka lang at mema para lamang may masabi sa Eat Belega ay it's a big no. Talagang kami po ay aalma. Yung mentala, sabi naman dito sa komento ni Alden Cura, magandarang gabi. Showtime ang nanggaya. Simula noon ka ngayon, lahat ng segment na nagawa ng Eat Belega, sa tagal ba naman ng programa ng TVJ? Ano pa ba
may isip ng showtime na segment, lahat nasa Itbulaga na. The best talaga ang TV Chase Itbulaga. So, ito nga mga kadarikan. So, tagal na rin po kasi nag-EP. Yung mga segments ngayon na nagagawa kadarikans, parang pinapalitan na lang rin po ng title. Parang hawig na lang din po Kumbaga ay identical sa mga nagdaan pong segments din ng TVJ. So, siguro nasa paraan na lamang din kung paano po nila yun pagagandahin at ililiko. Pero yung idea nandoon kasi nasimula na ng Itbulaga. Sabi naman dito, na isa pa nating commenter, diba? Or diba sila nagtataka? Ang Itbulaga, sila-sila lang. Walang mga guest na sobrang daming artista. Or walang mga guest na artistang sandamukal pero pinapanood at kinagigiliwan. Haha, yan tatak Itbulaga. So, ang mga guest din ng TVG, parang sa pera pilang din, mga kadarikals. At wala nga po yung santambak talaga na artistang guest. Pero, patuloy pong pinapanood. Kasi hindi naman po ang habol lang ng mga viewers ay yung guest. Dahil TVG po mismo ang reasons kung bakit nanonood ang mga loyal viewers. So, yun lang guys ang ating update para po sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.